Huwag kayo mabalisa. Ito yung pinaayaw ng Omikapan. Bagamat ilang beses na po natin narinig ang mga salitang ito, ay higit natin na kailangan ngayon habang inihatid natin sa huling hantungan si Rodolfo. Nanawa ay higit niyang pakinabangan yung biyaya na ipinagkaloob ng Omikapan. At sinabi ni Jesus na huwag kayong mabalisa. Kawaba na hindi tayo dadalas ng kamatayan. Hindi yun, no? Hindi yun ang pinangako ng Diyos. Bahagi ng buhay natin ang usahan sa daigdig na ito ay tayo ay daranas ng kamatayan. At ipinakita mismo ni Jesus na siya ay dumanas ng kamatayan diyan sa simbolo natin bilang mga Kristiyanong Katoliko. Lahat tayo ay daranas ng kamatayan. Yun nga naman ay iba't ibang pagkakataon at iba't ibang panahon. Kaya tayo ay palaging magpasalamat everyday sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ba't sinabi ni Jesus na huwag kayong mabalisa? Sabagat ikit sa lahat, huwag tayong mabalisa sabagat yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagpapahalaga sa buhay. At tulad ng ipinahayag ko sa amin sa Ebanghelyo ngayon na atin napakinggan mula kay San Mateo 11, tinutukuhan tayo ng Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Nais niya makamit natin ang kaligayahan walang katapusan sa piling niya doon sa kanyang kaharian sa langit. At nais niya natin na yung kamagayan natin sa daigdig na ito ay hindi magtatapos. Ngunit nais nawa natin na pakinabangan yung buhay pagkatapos sa buhay na ito. Saan? Kapiling ng buong may kapal. Kaya nga nung sabi sa Ebanghelyo, ipagkahanda ko kayo ng manitirahan, inuturuan tayo ng ating pananampalataya, pahalagaan natin yung ating pananampalataya. At sana, yung din po yung paanyaya natin na magsiwan tayo every Sunday, no? Kasi hindi tayo matuturuan ng Diyos kung hindi tayo nagsisimba pag-araw ng linggo. Hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos, hindi natin maintindihan yung ating pananampalataya. Hindi naman automatic na may papaliwanag sa atin kung hindi tayo nagsisimba kasi tayo mismo ay hindi bukas na lumapit sa Kanya para tayo magpatuloy sa saan natin nakita bang pinabangan Niya tuwing tayo nagsisimba pag-araw ng linggo. At isa rin ako sa banyaya na palagi kong binibigyan din ang diin, ano? Ay yung biyaya ng pananampalataya na sana po mapahalagaan natin. Kasi ano ba kayong tinuturo ng ating pananampalataya? Huwag kang magkasala. Bakit ayaw ng Diyos na tayo magkasala? Kasi ang sumatutal, kaya tayo dumaranas ng kahirapan gawa ng alin? Kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ng mga taong kasama mo, o maaaring kasalanan ng mga taong kalaban mo, naapektuhan tayo. Kaya ang panyayin ng pumikapwede rin, iwasan yung kasalanan kasi yun ang dulot ng kasalanan. Kapahamakan, hatali, dikit sila, at iiwalay ng Diyos sa tao. Kaya nais ang pumikapwede rin, umiwas sa kasalanan. Kung tayo may nagkasala rin, mag-umpisal. Kaya napakala ko yung pag-umpisal. At ang palagi ko hamon, sana po, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na nakaratay na sa ikaan, matagal na nakaratay sa simbahan, hindi na makasimba gawa ng kanilang katandaan o gawa ng kanilang sakit. Ano, ay,
pag-umpisa na. Mapahira ng santuario. Alam nyo, sa loob ng 4 na taon, siguro yung iba, ilang beses na naririnig. Kaya kala ko yung pinapakinaba. Kasi bakit? Bakit? Gusto ko na yung lahat ng mamatay. Lahat ng tayo mamamatay. Ano? Pero kung tayo mamamatay, matagal na tayo nakaratay sa ikaan, sana mapahira ng santuario. Bakit? Kasi yun itanda na rin, malaki yung chance na rin, itong tao na pupunta na sa langit. Bakit? Eh, nakapangumisa nito eh. No? Nakahingi ito ng tawad. At yun yung pangako ng Pumi Kapal. No? Walang makapag-ihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. No? Kasi, humingi tayo ng kapatawad ka nung linggo. Sabi nga yan rin, ilang beses tayo magpapatawad. No? Walang hanggang pagpapatawad. Bakit? Ang Diyos ay hanggang magpatawad. Sa mga tao, humihingi ng tawad. Paano tayo patawarin ng Diyos? Hindi tayo humingi ng tawad. At itinalaga niya, isa sa mga sakramento na ito, ano yun? Yung pagkabahin ng langis sa mga may sakit. Kaya alam natin, hindi humingi ng tawad, sigurado na. Hindi lang malaki yung probabilidad na ito'y pupunta sa langit. Siguro hindi lang karakaraka, kung may tuman ay mayroong pang kasalanan na hindi pa nababayaran, pwedeng dumaan lang ito sa purgatorio. Pero maliwanag na rin, sa langit din ang punta nito, nakahingi ng tawad eh. So yun po yung biyaya ng sakramento ng pagkabahin ng langis. Kumisang kasi yung iba, bakit tayo magpatawag ng pari? Akala nila kapag pinuntahan ng pari, mamamatay. Puntahan man yan ng pari yung hindi, mamamatay yan. Napahirap man yan ng santuario, hindi, mamamatay yan. Pero dahil kapag ang isang tao ay napahirap ng santuario, sigurado tayo pupunta yan sa langit. Maaring dadaan mo na sa purgatorio, pero sigurado pupunta sa langit yun. Yun yung turo ng ating pananampalataya eh. Kaya, sana yun din ang bahagi yun ng pagkakataon. Kasi, pasensya na kayo kung bakit binibigyan ko yung diin. Kasi, sabi ko nga, ayaw mo na naglilibing tayo pagkatapos hindi man lamang napahira ng santuario. At yung inililibing namin, matagal nang nakaratay sa hikaan. Hindi man lang magpatawag ng pari. Bahagi yun. Kung sabihin, Father, wala naman kami ibibigay sa pare kasi nasa hospital mo lamang. Dampang lang. Huwag kayong mag-alala. Wala namang pare na mamimilit sa inyo. Ako, in particular, hindi naman bahagi o parang sa inyong kaalaman. Kaya ako hindi tumatanggap yung mga nagpapahid ng Santo Olio kasi nga gusto ko ma-encourage. Ang kailangan lang rin, sundukin nyo lang yung pare. Patricycle nyo lang at ibalik ninyo sa kumbento. Pero, bakit natin gagawin na? Kasi nga, inyong kahalagahan ng ating pananampalataya. Na anong sinabi ni Jesus, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. Ginawa na ng lahat ng Diyos, ginawa na ni Jesus, ipinaghahanda na tayo ng matitirahan dun sa langit. Kailangan lamang i-alin. Tayo ay makahingi ng tawad sa Kanya. Mapahiran man naman ng Santo Olio. At anong sabi, maraming sinig sa bahay ng aking Panginoon. Huwag kayong maniniwala na kakamuti lang ang maniligtas. Huwag kayong maniniwala doon sa sinasabi ng iba na sila lang ang maniligtas. Sabi ko sa kanyang matamot ang Diyos ninyo. Ang Diyos natin, kung maaaring lahat ay maligtas. Pero tayo rin, may pakita rin natin ang gusto natin maligtas. Gusto tayong iligtas ng Diyos eh. Pero tayo mismo, tinatamad tayong kumilos. Paano masasabi natin ang gusto natin maligtas? At isa po yun sa pamamaraan na makita ko natin. Sana makita natin na hindi niyo aking panalangin.
bago matapos yung term ko ay sana po ng lahat ng inilibing ko ay napahiran man lamang ng Santo Onyo. Kasi bakit yun? Malaking kasiyahan yun eh, ha? Si Rodolfo, sigurado ako, no? Kung napahiran siya ng Santo Onyo, halimbawa lang, si Rodolfo, sigurado ako na sa langit pupunta yan. Pwedeng dadaan lang yan sa purgatorio. Pero malaki ang probabilidad na pupunta yan sa bakit? Nakapahiran ng Santo Onyo. Ganon kalakas yung biyaya ng aking pananampalataya. Na sana, pakinabangan natin.